The Philippine National Police is off to a strong start in the national campaign against illegal drugs this year with encouraging result of operations. The first 16 days of 2023 is highlighted by the confiscation of illegal drugs estimated to be worth 81,293,138 pesos. These illegal drugs were seized during 1,831 police operations conducted from January 1 to 16, 2023, that also resulted in the arrest of 2,518 drug offenders, among whom are 146 high-value individuals or big-time drug pushers. I would like to point out that anti-illegal drug operations are among the priority operational thrust of the Philippine National Police this year, with greater emphasis on demand reduction efforts through rehabilitation, treatment, and training, while simultaneously staging intelligence-driven operations in supply reduction by hitting hard on big-time drug syndicates and big personalities engaged in large-scale drug trafficking. Moving on to the second item in our agenda, we are strengthening our measures in gun control by sanitizing the roster of licensed firearm holders and registered firearms, particularly to identify and purge those involved in crimes, especially illegal drugs. Over the past 4 years since 2019, we have revoked 240 firearms licenses and confiscated 684 firearms registered under these licenses for flagrant violation of the conditions of this privilege, specifically for involvement of the gun owners in violation of laws like illegal drugs, commission or pendency of a crime involving firearms and ammunition, prolonged non-renewal of firearms licenses, illegal or unlawful transfer of firearms, violation of election and special events gun ban, upon order of the court, and misrepresentation or submission of spurious supporting documents. These invalidated licenses include 41 licenses revoked in 2022. Subsequently, a total of 201 firearms registered to these 41 revoked licenses were confiscated. As the government regulating agency on firearm ownership, the PNP exercises authority to implement Republic Act 10591, or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, which is the operative law on gun control in the country. At the same time, the PNP, through the Civil Security Group and Firearms and Explosives Office, administers the procedures provided under this law that allow law-abiding citizens the privilege to own and possess firearms. Third, the ongoing investigation into the case of 34 missing Sabongero has taken an encouraging turn with the surrender of three accused in the alleged abduction of Isabong Master Agent Ricardo Lasco in San Pablo City on August 30, 2021. Now in police custody are accused former Patrolman Rigel Brosas, Daryl Paghangaan, and Roy Navarrete, all former police officers who were dismissed from the PNP service on December 29, 2022. They were the subjects of a warrant of arrest issued by Presiding Judge Lubita Padolina Roque of the Regional Trial Court Branch 29 of San Pablo City, Laguna. For the crime of robbery, kidnapping, and serious illegal detention committed against Isabong Master Agent Ricardo Lasco. The surrender of the three accused was made possible through the effort of the Integrity Monitoring and Enforcement Group under the leadership of Brigadier General Warren De Leon. Fourth, the peace and order indicator for the first 21 days of this year generally decreased by 23.66% or 8,391 incidents from 10,991 incidents for the same period last year.
Likewise, index crime went down by 29.96%, or from 2,250 incidents last year to 1,576 this year of the same period, January 1 to 21. An overall decrease of 29.86 was recorded among focus crimes from 2,234 incidents down to 1,567. Overall, the continuous decrease of incidents signifies the high-yielding result of continuous implementation of our peace and security framework, Malasakit, Kaayusan, Kapayapaan, Tungo sa Kaunlaran, and our Kasimbayanan program. We are now harvesting the fruits of our labor. Fifth, I would like to commend Police Regional Office of the Bangsa Moro Autonomous Region under the leadership of Brigadier General John B. Goygoyon, Regional Director, who spearheaded the surrender of 30 Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters, or the BIFF, and two potential private armed groups under Muhammad Andoy Group with their 33 high-powered firearms to include IEDs and hand grenades on January 19, 2023, at Bigkislahi Hall, Camp Brigadier General Salipadaki Pendaton, Parang Maguindanao del Norte. The 30 BIF members were all operating in Maguindanao Province, including neighboring municipalities of Sultan Kudarat and North Cotabato, together with the two members of potential private armed group operating in Barangay Kudal, Pagalungan, Maguindanao. My heartfelt gratitude and appreciation to the local government units of Maguindanao and the DSWD 12 for their support and assistance to the undertaking of PRO BAR. This accomplishment contributes greatly to the peace and order, which eventually will pave the way to the development and progress in the area. Lastly, the Directorate for Personnel and Records Management is awaiting the submission of 11 letters of courtesy resignation from 8 police colonels and 3 police brigadier generals until January 31, 2023, target date. As of January 20, 2023, the DPRM Discipline, Law and Order Division has received the courtesy resignation of 942 senior PNP officers from among 953 third-level police officials. Thank you very much, and I am now ready to take your questions. Good morning po. And moving on, we would like to proceed to the question and answer. The first to ask question by Mr. George Carreño of ABS-CBN. Sir, good morning. Mga suspect ay last po. Gano'ng kalaking bagay po ito sa kaso, sir? We are looking at a good breakthrough, especially if they are going to cooperate, because medyo matagal na itong problema natin sa missing isabong na iniimbestigahan. I hope that itong mga police natin na ito would really cooperate and sabihin nila ano ho ba yung mga nangyari, para lang sa ganun magkaroon po ng justisya po yung mga nawawalang mga pamilya ng mga complainant natin, which are the family of this missing isabong. Sana ay nag-surrender na rin lang sila, tulungan na nila ang ating kapulisan para malaman natin kung ano yung totoong kwento doon. Sir, kung makikipagtulungan ba sila sa inyo, anong assurance niyo po sa kanila? Of course, the only assurance that we can give them siguro is if we can see na medyo lesser naman ang kanilang participation, then we can coerce them through the witness protection program, and it will be the WPP who will be evaluating if they are qualified to be protected under the WPP program. Sir, kasabay ng pagsuko nila, may request po ba sila for the security of their family, sir? Definitely, we would assume na kasi actually mismong mga asawa nila
ang nag-surrender sa kanila. So dito natin makikita na even yung pamilya ng mga dating pulis na ito, they're also afraid of their security. Except for Patrolman Brosas na wala pa siyang pamilya, voluntary rin siyang nag-surrender. So in the event na they would need the security of their family, the PNP will provide for them. Sir, last on my part. Yung dalawa doon sa, actually lima tong suspect dito sir na police. Kamusta po yung case build up, yung bot admin tsaka criminal dun sa dalawa pang kasama? Yung ano, yung the way I see it is lima sila. Yung dalawa is criminally they were parang na-dismiss yung case ano. But it does not mean na absuelto sila doon sa administrative case nila. So doon sa administrative case, na-dismiss din sila. Kasama sila doon sa lima na na-dismiss. So, of course, they can always ask for an appeal using yung kanilang yung criminal records na kung saan na-dismiss yung kaso nila. And the PNP would see if they will be reconsidered for a reinstatement or ano. So, as of now, I dismiss po sila. Thank you. Sir, good morning po, General. Balikan ko lang po yung resignation na binanggit ninyo. Napanggit niyo po na mayroong walong colonel at tatlong general. Last week po itong number na to, actually. Parang hindi po umusad ngayong Monday, ano? Nag-effort po ba ang leadership ng PNP na mag-reach out sa kanila at kung sakali ay meron ba naman silang response, ano yung reason? Yes, actually, continuous ang ating pag-reach out sa kanila. Itong tatlong general at saka walong colonel na to, actually pito yun na magre-retire. So siguro they are still trying to discern na magsasubmit pa ba ako, aabutan naman ako ng retirement. But to us, we also encourage them na magsubmit lang kayo so that at least kahit papano, totally makli-clear kayo kung ano man yung kahinat na nitong evaluation and review ng individual na involvement ng lahat sa illegal drugs. Kung po bang in an event na theoretically speaking, hindi talaga sila mag-submit at pag-aaralan pa rin ba sila ng 5-man committee kung sakasakali? Definitely, titignan ng PNP. Of course, hindi sila nag-submit. Siyempre, walang record na ano. PNP na ang mag-aaral kung may mga indicators na sila ay na-involve sa illegal drug activities during their incumbency as third level officers. Ito po yung kahit abutan ng retirement? Yes. Oo. Kahit abutan ng retirement. Thank you po, General. Thank you. Thank you, Sir George. Hi, Alfred. Good morning. Sir, yung sa crackdown dun sa mga holders ng loose firearms, yung mga na-revoke ang mga licenses, before the election, sir, mayroong mga some local politicians na nahuli, lalo na sa Abra, kinumpis ka lahat yung mga baril nila. Kasama po ba sa mga na-revoke yung mga licenses nila? May ask Kenneth Lucas to... During the past election, meron tayong dalawang LTAP holders na revoke and the which caused the confiscation of 17 firearms. Yan po yung 2022 based dun sa data natin. Thank you. Sir, isang question na lang, sir. Matay si Joe Masison, sir. As we speak, ano ang assessment nyo sa NPA movement? Kung meron na bang papalit sa kanya, ano ang report nyo po, sir? Okay. As of now, base sa ating mga impormasyon na nakakalap, medyo nagkaroon kasi na parang breakdown of communication among the dun sa mga members ng CPP-NPA. So hanggang ngayon ay hindi pa nila malaman who will take over dun sa position ni na naiwanan or nabakante ni Joe Masison. Meron nagsasabi si Chamson, pero missing naman si Chamson. So
As of now is wala pang malinaw kung sino yung liderato na papalit, and the PNP and the AFP is taking advantage of the situation because we wanted na dadami pa yung ano yung unti-unti na magbabalik loob sa ating pamahalaan doon po sa panawagan ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na yung unity. So this is an opportunity for the government to take advantage in the ongoing na struggle who will take over the seat of power of the CPP-NP kung meron na. Sir, since last December, anong record nyo ng NPA activities na against government troops and the public, sir? Except for the surrender na natuloy-tuloy naman yung may mga nagsusurrender sa iba't ibang ano, iba't ibang mga unit natin. Kung mapansin nyo nung December, ang NCRPO may mga nagsurrender na as far as Bicol, as far as Ilocos. So doon natin makikita na tuloy-tuloy yung effort ng ating pamahalaan. And on the atrocities naman na sinasabi nun na parang it's one way of telling the government that the presence of the NPA is still to be reckoned with. So far, wala naman tayong naitala na record ng atrocities na ginawa ng CPP-NPA from December up to today siguro. Thank you. Thank you, sir. Miss Chrissy Di Matula. Po ba tayo kung saan po nang galing yung mga 11 na hindi pa po nagsasubmit ng kanilang courtesy resignations? Yes, meron naman tayong ano mga information kasi nakikita naman natin kung ano mga iba't iba yung unit na pinanggalingan naman nila. Oh. Sir, yung kasi you mentioned also na may pito pa. Yung pito doon is slated to retire. Yes. Sir, so sir, makakatanggap ba sila ng ano, retirement benefits if ever they do not submit their courtesy resignations? Oh, naman. Kasi ang ano naman dyan kasi is once you submit your courtesy resignation, mahaba pa naman na process yan eh. And ang pag-process kasi ng mga clearances, ng mga benefits and entitlement ng isang retiring officer, nag-umpisa na yan last year. As a matter of fact, yung sa akin nga is lumalakad na rin yung mga documents ko in terms of the entitlement and benefits that I will be receiving when I retire this April. So, lalakad yan. And then, pag sila nakasuhan, and then nagkaroon ng evidence na sila ay involved, then the court will have the power to hold yung mga pension nila or yung mga benefits nila. Ang talagang makukuha nila initially is yung CAL nila, yung commutation of accrued leave. As to the pension and as to the lump sum, magdidepende yan dun sa kaso na ipafile kung ipapahold yung release or ipapa-stop. Sir, other news naman, sir. Sir, magbabakasakali lang ako, sir. Baka may information na po tayo regarding doon sa bomb threat na natanggap po sa New Era University. Yeah. As a matter of fact, dinidetermine natin ano, kung ano yung cause ng bomb threat. May mga previous ba na mga incidents na ganun, may mga tumatawag. But as of 8:45 today, na-clear na ng EOD yung area. So, ibig sabihin, medyo na-declare na na-cleared yung area, but still, yung police natin, tinitingnan saan nanggaling yung tawag, ano yung ano. So, tuloy ang investigation doon, although na-clear na yung area. So, sir, papapasukin pa ba yung mga students today? Oh, kasi na-declare na na-clear. So, ibig sabihin na na-panel na or na-inspect na ng ating mga EOD team yun. So, pwede nang pumasok yung mga estudyante. Depende sa pronouncement ng management. Kung sasabihin na, oh, cleared na, balik sa ano, pasok na yung school. So, nasa management na yan ng New Era, yung decision. Salamat, sir. Thank you. Okay. Thank you. Magandang umaga, Chief PNP, sir. Kamusta po kayo? Balikan ko lang ho yung dalawang pulis na sumuko ho sa PNP. Paano ho sila nasangkot?
Ano po ang kanilang papel dito sa sinasabing pagdukot kay Mr. Lasco, sir? Apparently, assigned kasi sila sa Laguna PPO, no, sa Intelligence Section. So, sila po kasi yung ano, sila po yung parang na-pinpoint doon sa ano na ng kamag-anak na parang sila yung pumunta or kumuha sa mga bahay-bahay nila, no. Kaya nakilala sila na sila yung ano. Sila yung suspect na dumukot doon sa pagkawala ni ano, Lasco. Ano po ang estado ng investigasyon sa kanila, Chief PNP, sir? Sila ho ba yung nagbigay na ng kanilang mga pahayag ukol dito sa investigasyon? They were criminally charged. Yung nga kanina sabi ko is kidnapping, serious illegal detention. And then, doon sa administrative case nila, they were already dismissed since December 29. Dismissed from the police service. And then the cause of their surrender is the warrant of arrest issued by the RTC judge ng San Pablo City. So instead na huliin ng police, sila na yung pamilya na nila mismo ang nagkusang loob na isurrender po sila base dun sa effort ng ating IMIG director, si Warren De Leon. May inaasahan pa ho ba tayong mga pagsuko na magaganap sa mga susunod na araw, sir? Doon muna sa mga uniformado. Hopefully, ano, sa ngayon kasi lima lang sila eh. Lima lang sila, di ba? So, tatlo lang naman sila na na-issue ng warrant of arrest dahil na-dismiss nga yung criminal case ng dalawa. So, hopefully, with this breakthrough, sabi ko nga, sana yung mga ibang cases pa na mga isabong na iniimbestiga ng ating CIDG ay tulungan nila yung PNP because the family of this missing sabongera are really up to now are suffering dahil hindi nila alam kung anong nangyari sa mga mahal nila sa buhay. Thank you, sir. Bilang panghuli po, sa civilian ho, yung mga tinatawag nilang security personnel ng sabungan, eto ho ba'y nagpahayag na ng interest sa inyo na sila'y susuko rin ho, sir? So far, wala pa naman pong ano, yung mga civilian na security personnel. But siguro, we only hope na sana ay mag-volunteer na rin sila or yung mga nakakaalam pa po siguro kung anong nangyari, we are also encouraging them to come out so that we could give justice po doon sa mga nawawalang sabungero. Thank you po. Thank you. Okay. Thank you. The last... Okay, sir. May we get an update lang po, sir, sa patuloy pong pagbabantay ng PNP sa operasyon ng Pogo. Lalo't nagpahayag na rin po ang Pangulo na malamig siya sa pananatili ng mga illegal Pogo sa bansa. On the part of the PNP, we will continue to operate against the operation of illegal Pogo. We will continuously coordinate with PAGCOR kung ano yung, kasi may mga license at may mga unlicensed. Merong mga expired na mga licenses. So, definitely the PNP and maybe the other law enforcement agencies will continue to operate po dito sa mga illegal Pogo operators na ito. Okay, thank you, sir. Yung bomb threat, sir, nung weekend nagkaroon ng incident din doon sa Kulyat school na katabi lang ng Nuira, nagsaksakan yung mga estudyante. Anong may tutulong ng PNP, sir, for the additional security doon sa area, sir? We will require ang ating PNP. Sabi ko nga is hindi lang kasi dapat yung opening ng klase yung presensya ng ating police doon. Dapat the PNP should always be there, especially during the time na mayroong mga school activities. Ang maganda nga dyan is if we can copy yung ginagawa ng PRO 4A na doon sa flag raising, kung may mga flag raising yung mga school na kinakandak, police po yung nagtataas ng bandera ng school. So nakikita po ng ating mga estudyante na merong police, may presensya ang police sa kanilang school, so they can approach or they can call for police assistance anytime within the school hours. So sana yung mga ibang schools po natin, hindi lamang po yung mga pampublikong eskwelahan, even the mga private schools, they would allow the presence of the PNP uniform personnel sa school premises nila. Kasi deterrent din sa crime yan, yung presensya ng ating police. So,
I hope the dito sa National Capital Region would try to adopt the same scheme na ginagawa ng ating kapulisan sa Calabarzon. Okay. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo.